morning. Itong umaga na to, dami tayo nakuha ng isda kahapon. Ngayon, ito, dami-dami niya. Gagawin natin bagoong. Yan po. Yan ang tawag dito, yan, lilang. Yan, gagawin natin bagoong na isda. Dami po siya. Ayan po, gagawin natin bagoong yan para marami tayong may bintang bagoong. Sa ano, mga 3 months to 5 months yan, pwede na ibinta yung bagoong natin para masarap. Ayan po. Ngayon, mag-abang tayo ng dadaong na bangka. Asawa ng pinsan ko, baka may huli naman ng malaking isda. Kadalasan yan, bisugo, lapu-lapo, maya-maya. Iba-ibang klaseng isda ang nahuhuli. Kaya dito, abang po tayo sa kanila para hatakin natin yung bangka nila. Itong umaga, maulan na itong umaga. Yan, maulan. Kaya hindi nakagalaw ang mga tao, maulan. Imbes na maggagawa tayo ng ano dapat yung binilat na isda, hindi tayo makabilat kasi umulan, kaya gawin na lang natin bagoong. Kaya bagoong isda, kung baga tawag dito sa amin sa Antique, ginamos na isda. Yun po masarap dito sa amin, ginamos na isda. Kaya gusto nyo bumili, piim nyo lang po ako. Papadala ko sa inyo container. Ayan po. Ayan po, tumulong tayo ng atak ng bangka. Ngayon, ang huli nila ito. Bisugo. Ayan. Malalaki. Ayan po. Hiningal tayo sa atak ng bangka. Ito po. Ito yung huli nila. May aloy rin eh. Ayan po. Sobrang sariwang sariwa talaga yung isda dito. Ayan. Kung gusto nyo kumain ng sariwang isda. Isda rin eh. Ayan. Meron na silang ano, tulingan kung sa Tagalog. Ayan. Ayan po, kukuha nila. Pilulong gate niya. Oh, lalaki ng bisugo. Ayan. Baka gusto niyo kumain ng ganong isda. Bisugo. Kapag dyan eh. Guys, tumagi na ba? Ayan, maulan. Gagawa pa tayo ng bagoong. Ako ang gagawa ngayon ng bagoong. Ayan, papatulong ako sa nanay ko. Papaturo ako. Ayan. Isda yan, daming isda yan. Ano ang gagawin natin? Bagoong ngayon. Kasi nga, hindi tayo makabilad, umuulan. Bagoong na lang. So guys, gagawa po tayo ng bagoong ngayon. Ito yung isda na lilang, lalagay natin dito. Para gawin bagoong. Ayan. Sakto niya lang na yun, no? Punta ka sa screen. Sundan mo ako nila. Lagay po natin sa screen to. Isunod. Marami tayong asin na gawin pag-uong. Ayan po yung asin natin para gawin pag-uong. Hakot ulit tayo na ang pangano natin ang pag-uong. Tira ka, ano yan ay? Tatlo lang. Sige nga lang, ay pipon. Rapid di kuha Jill, para makita agad. Push back at tubig. Tatlong ganito, saka isang ganitong asin. Ang paggawa ng pag-uho. Tatlong tapal. Hey, boy! Tatlong tapal na asin. Ah, karuna, ginagirada ako. Ayan po, paggawa ng bagoong, tatlong ganito, saka isang ganitong asin. Ayan po.
Pacharing din. Ang bagoong tatlong ganito yung isda sa isang ganitong asin. Ang ano niya, yung sabi ko, ang paghalo dito. Ito po, paggawa ng bagoong. Yan po. Mano-mano po, manual po paggawa namin ng bagoong dito. Nasigurado talaga na malinis. At saka sa amin po itong bagoong na to, ang nanay ko dito, master sa paggawa ng bagoong dito sa amin. Saka yung bagoong namin dito, mabango at masarap. Ganito po. Ngayon, ako mismo naghalo para mga experience ko na ako gumagawa ng bagoong. Ayan. Ayan po. Ganito po kahirap ang gumawa ng bagoong, talagang haluin talaga ng maayos. Para yung asin niya, manuot sa isda. Itong isda na to, pag ginawa bagoong to, pupula yung ano niya, pula yung bituka niya. Kaya masarap po to. Yung lilang na ginatawag. Lilang or dulis, ang masarap na bagoong. Ganito po. Pwede nyo kayo mag-PM kung gusto bumili ng bagoong. After 3 months to 5 months, mabango na to. Ang precision ng paggawa ng bagoong. Ganito po. Nahalo po yan. Nahalo. Duro asin ta. Tiyan po sa akin. Tama rin. Ang paggawa ng bagoong. Ganito ka ano, mano-mano, kaya masarap. Yung nabibili natin bagoong, hindi nyo nakikita. Ito, pinapakita namin kung paano gumawa ng bagoong na mano-mano. Homemade bagoong po ito, tawag dito, ginamos. Homemade ginamos. Inuugasan ang dagat, tapos yung purong tubig, inuugasan para maging malinis po. Tatlong bisis, inuugasan po ito para maging malinis. Ayan po, PM lang kayo pag gusto nyo ng bagoong. Guys, patay bagoong. Itong umaga na to, sa sobrang dami isda ang kagabi, magagawa patay na bagoong para mayroon tayong bagoong na isda o ginamos. Ito po yung ginagawa po namin dito pag maraming isda dito sa Antique. Pag tagulan, ginagawa namin bagoong. Pero kung mainit, ginagawa namin yung dry pesto. Ginagawa namin dito. Yan po, salamat po pag sa support nyo lagi sa akin. Araw-araw na mga upload kong videos na tungkol sa pagkukuha ng isda. Salamat po talaga ng marami at ingat po tayo para sa ating kalusugan at natin mag-face mask sa ka-facial. Ayun po, ingat po kayo. God bless po. Bye-bye po.